Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to my dear brothers and sisters in Islam. Og may buntag sa akong mga kaigsoonan dari sa Sugbo. Magandang umaga mga kapatid. Today is Sunday. Nagpapalipad tayo ng drone. Actually, take 2 na to kasi hindi ko na on yung kwan, hindi ko na on yung audio ba. Hindi na properly plug yung kwan, yung lapel niya. So, anyway, today, magpapalipad tayo ng drone. Discuss ko sa inyo yung apat na flight mode ng DJI Mavic Mini, yung rocket, yung drone, yung yung helix tapos yung circle. Actually malaki, malakas na yung hangin mga bro, kanina lumalakas kanina kayo, malakas talaga. So before you fly the drone mga bro, you should check the yung wind condition ng lugar, especially yung location ba, kung saan pupunta yung hangin, saan yung wind direction niyo ba. It's very important kasi yan mga bro. So right now is north yung kwan, yung north yung wind direction ngayon. So ideal sa sa mga coastal ba na magpapalipad ka, kasi careful ka kasi kung sa tabi ng dagat ka magpalipad, so baka babagsak sa dagat kasi naka yung hangin is papuntang dagat. So that's very important mga bro. So last time my vlog is discussing about the running gun sa Mavic Mini. Ngayon discuss ko yung tawag nito, yung apat na quick shot or flight mode ng Mavic Mini. So itong Mavic Mini is may apat na default flight, which is ma-execute mo yung cinematic shot na in an easy way mga bro ba. So parang fly by wire kumbaga ba. So ganyan mga bro, palit natin ng battery kasi naka isang battery na ako. Check ko muna kung okay. Sige mga bro, mahirap kasi mag-isa lang mag-vlog ba. So ito, palitan natin ng battery. So mga gusto mag-invest ng drone, Mavic Mini is very highly recommended sa mga beginners. Okay, ready na yung drone. Yung nakalagay dito is aircraft not connected. Check muna natin. Tayin muna natin yung kuan signal niya. Okay, dito naka tawag ito, take off or return na siya. So ngayon discuss ko bro kung anong meron sa yung apat yung sinasabi ko pa na kuan ba, yung quick shot ba. So palipad muna natin. Once you palipad bro, by using your hand, ganito, palayo mo ba? Para at least may allowance kasi may drag, may wind drag pa yan. So, layo mo, long press, take off. Okay mga bro. Position lang natin, position lang. Okay. So yung first na default setting niya, yung quick shot niya is tinatawag na yung drone ni mga bro. So sa drone ni is parang lalayo lang siya ba? From your subject, lalayo siya. So I set for 40 meters, by 25, by 30, by 40 meters. Okay. Dili. So ito bro,
Correct. So once nakaposisyon na yung ano mo, yung drone mo, position na natin. So, parang gagawa ka ng box ba? So, once nakatrack yan, parang nakatrack na siya or nakapokus na sa subject, that it means good to go na yan bro. And then, once ang indication na good to go na yung plan mo, yung execution mo ng quick shot is mag-highlight yung start. So, ngayon, since drone ito, lalayo lang siya sa subject, from your subject. So, careful ka din mga bro, kasi once you execute yung, especially yung helix, yung drone, yung circle, gumagalaw siya ito, parang 360 ba? So, baka may obstacle. Careful ka muna dyan mga bro. So, ito, balik tayo sa drone. Bilisan ko to mga bro kasi maraming ng tao ba. So nakalock na, nakatrack na tayo sa subject natin. And then yung start button is naka-highlight na. That means it's good to go. And then start na tayo mga bro. 3, 2, 1. Bismillah. Okay. So okay na yung kwan, yung drone. So yung battery dapat check mo 82%. Okay. So naka 40 meters to mga bro. So medyo lalayo to mga bro. Okay. Returning na. Returning na. Okay. Okay mga bro, parang may drag ano, may konting drag ba? Kasi malakas yung hangin kasi. So, yan yung tinatawag na drone ni mga bro. So, the second quick shot naman is rocket. Yung rocket is parang from the bottom, tataas siya ba? So, yan yung configuration niya. So set natin yung subject mga bro. Medyo layuan muna natin. Okay. Layo tayo. Okay. Tracking. Ito yung second quick shot ng Kwan Mavic Mini. So once naka-track na, naka-box ka na sa Kwan mo, sa focus mo, then yung start is highlight. Naka-highlight na. So, okay na to. Good to go na to mga bro. So, start. 3, 2, 1. Bismillah. Okay. As you observe mga bro, dandaan siyang tataas. So, tataas siya. From the lowest point niya ba? So, 39, 40. Kanya lang, 50. 60. 70. 80, 90, 97, weak signal, adjust antenna, so returning na mga bro. Okay, alhamdulillah, walang problema. So, okay, babalik siya, babalik. Okay, so sige. Yan, okay na. So, yan yung tinatawag na rocket from top. From bottom to top. Then, yung drone is from parang lalayo siya ba? So, track natin balik. Okay. Ito naman pangatlo, yung circle, is parang si circle, parang mag-execution na 360 ba? So, as I observe sa location na bro, may poste sa bandang likod ko. Yan yung pinaka-ano, essential nyo. Observe mo yung location mga bro before you execute the tawag na, okay. Box yung subject. First, naka-box na means good to go.
ito yung sa tansa ko hindi yan maaabot, no? Okay. Or, apa. Apa, and lalayo pa. Okay. Okay. Then, always check the battery, kuan ha, light, before you kuan. Before you execute sa mga flight mode kasi by allowance pa to go, magre-return pa kaya, so dapat alam mo yung battery light niya. So starting 3 2 1 bismillah. Okay, execution na mo. Check natin sa ano, sa lugar. Okay. Okay. Yan yung mga bro, naka-truck siya. Actually, hindi siya miss ha. Pointed pa naman siya sa subject. Parang gumagalaw lang ba kasi mahangin kasi. So, okay. Hindi nagre-return. Bakit? Ah, okay. Walang nagre-return siya kasi so cool lang, no? Okay. I got it. So, itong last naman mga bro, yung Helix. One of my favorite ba? Sa Helix kasi is, parang ano, mapapa tayo muna bro ha. Dapat you should set first the ano na, yung gun, yung, kasi lalayo to, tataas to yung, no? So, pag tataas is, delikado bro, masyadong tataas ba? So, okay. Naka-highlight na. So, sa setting ko is ano? Okay siya. Tapos okay, ready na. I think ready na to. Check muna natin yung height. Naka-set to sa 40. So, dapat babalik to bro. Inshallah. So execute natin in 3 seconds. Starting 2 1 bismillah. Execute na bro. Checking the con. Lugar. So ganyan lang bro, ikot siya. Parang yung effect niya is tornado effect ba? Magpa-tornado effect siya. Okay. May ano siya, may tornado effect yung execution. I think nandiyan na. Okay. 75 80. Sana. To. Malayo na. Okay. Hindi walang return sa ano, so walang return sa one day. Sa Helix. So, manually daw the return. So, kuha muna natin, ano, adjust muna natin. Baba. Kasi malakas yung hangin mo, bro. May kalakasan yung hangin, so, ha? Oh, DJI. So, okay na mga bro. Alhamdulillah, bumalik. So, kuan. Yung battery life is 48. Mataas pa to bro. So, may marami pa ka. Marami pa kang magagawa ba? So, position na natin. So, then, plano ko to, drain ko na lang to bro. Draining is nasa mga 10% ng battery. Then, sa ano din bro, sa execution ng kwan, yung grabbing sa kwan, sa cup using your hand ba?
is advisable is to dito nakano nakaharap ba yan parang naka horizontal facing left sa iyo para madali yung ano ba para yung sensor sa likod gani hindi mo matouch hindi siya aangat so the best way na ano the best way you grab the aircraft is nakaganyang possession niya bro so I hope nakapropos na okay so since 42 okay malayo pa ito bro so drive mo ko na lang kasi nakaupo lang ako dito lapit muna natin okay ganyan so the best way go grab mo yeah. Okay ganyan lang yung one but the execution ba hindi ano kasi parang nag-revive yung one yung motor niya so the best way talaga is parang mag-drag ka and then makikip makadetect siya ng ano ng hard surface sa baba niya ba so ito mga bro may dalawang sensor sa ibaba so pag nag-landing yan magta-touch niya yung mga kuhan ng solid na structure magde-detect siya so magsha-shutdown yung kuhan yung ano motor niya sa ano naman sa pang kagaya nito yung lugar is babato or sa dagat hindi yan kuhan hindi yan magla-landing so parang may papapop sa screen ba na parang hindi niya kuhan ba hindi niya recognize yung surface ba so ganyan lang mga bro okay I think painit na bro ha bro mahirap na mag ano ba mag discuss actually kanina pa ako take 2 na to mga bro take 2 na to so alhamdulillah nakaya yung kuhan yung apat na quick shot so sa susunod na vlog maybe I discuss the you know yung I purchase from Lazada mga bro yung signal booster so may signal booster niya dito bro na ano yeah. Ito yung sinasabi nila na magpapataas ng ano ba ng signal sa antenna sa controller mo ba so lalayo talaga yung kuan pero actually na try ko na to but hindi ko ma ano ba hindi ko ma time sa kung ilang meters ba yung na ano ba na yung na napuno ba so lagay ko muna bro yung folding bro walang easy lang yung folding yan lang okay actually mataas pa yung baterya 2 bars pa yung cover sa camera okay ganyan lang so yung sinasabi ko na signal booster mga boys parang ganito lang parang kapag ba natawag ba yung ganyan ba lagay mo to sa ano sa antenna sa harap niya na-try ko na to but hindi pa na ano ba na kung may improvement ba talaga ba so anyway by next vlog bro discuss ko sa inyo kung inshallah so uwi na tayo mga bro kasi mainit na then malakas yung hangin basta before you're advisable before you fly the aircraft you do the pre-flight tapos check yung wind direction kasi especially pag nasa tabing dagat ka or mga coastal area yung palipad mo the best way is yung wind direction talaga kasi kagaya nito is the direction is nasa north to this is the good thing na kuhan na magpapalipad ng drone kasi
just in case maglo-lobat ko or maglo-lost connection yung kuan mo, yung controller mo or yung drone, lalanding siya sa lupa, hindi sa dagat. So yun yung pinaka-crucial ng part ng ano, pagpalipad ng drone. Check nyo yung wind direction. So ganyan lang bro. So uwi na ako mga bro. Discuss ko next vlog yung signal booster. Then inshallah yung mga recommended na cellphone ba. Actually yung cellphone ko that is ito yung maliit yung iPhone, ay iPhone 5S. Hindi niya nakayanan. Ito yung pinakamahirap na ano, na cellphone, kasi parang sa proper processor niya ba, mahirap siya mag ano ba, magpa-process ng sa controller. So anyway, see you in my next vlog. Check ko sa inyo, discuss ko sa inyo yung kwan, yung signal booster. So pack up na tayo mga bro. Off natin. Okay. So ganyan lang. See you in my next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.